The Golden Boy, Real Guide to Treasures, ang ating episode ngayon mga katiyat sa itong call sa kung paano natin paralakasin ang detection nitong ating humble dowsing rod na atin iparaffle ngayong Pasko para sa ating mga katiyats na walang kagamitan. Alright, shout out sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon. Ito ang ating video tungkol sa dowsing rod na aking iparaffle. Merong limang manalo dito. At para kayo makasali ay punta kayo doon sa aking isang channel, ang The Good News Daily TV. At mag-comment lang palagi doon para makikita ko ang iyong mga pangalan. Okay, so ito yung nasa lamesa. Yan ang limang sets ng dowsing rods made of brass. At ngayon ang ating gagawin ay paano natin palalakasin ang kanyang detection using copper wire na naman. Okay, mas sensitive kung mas manipis na copper wire ang gagamitin nyo, mga katiyats. Example dyan, tingnan nyo yung antena ng radio, yung nasa loob ng PCB mismo, hindi yung antena na lumalabas. Merong nakakuwil doon na ganyan, kanipis na wire, nakakuwil siya sa carbon stick. Sa AM receiver radio yun. Kaya napakalakas ng AM radio mag-receive dahil sa manipis na copper wire. Okay, ang teorya niyan ay parang pinahaba mo ang iyong dowsing rod. Sabihin natin 2 meters ang haba ng iyong copper wire. Okay, yung kinabit ko dyan ay ano lang yan, 1 meter and a half. So gawin yung 2 meters or 3 meters para mas mahaba siya. At of course, mas malakas ang kanyang reception ng signals. Okay, so ibudbud lang yan. Yan, sa lagyan nyo ng tape para hindi siya itong masama sa pag-ikot ng iyong pag-winding mo. Para ma-fix, lagyan ng tape. Okay, at i-wind lang yan ng depende sa haba ng iyong, hindi na natin bibilangin ang number of windings. Basta 2 meters ang haba, okay na yan, haba na copper wire, yung manipis. Hindi ko alam ang mga numero niyan, pero basta manipis ang gamitin nyo. Okay, so ang pangalawa niyan na method para palakasin pa ang iyong dowsing rod ay ang pagpa gold plated ng iyong dowsing. Okay, at ang maganda na gold plating yung may halong ginto talaga. At pwede yung dulo lang, yung arrowhead, kasi yung arrowhead niyan ay solid. Pwedeng yan lang ang inyong itong electroplating or gold plated na tunay na ginto ang ipa-gold plating nyo, hindi yung kulay lang na kasing kulay. Ang teorya niyan ay kapag may ginto ka sa dowsing rod mo, ang dowsing rod mo ay hahanap siya ng kapareho niya na frequency na bagay. So ang hahanapin niya ay ginto. Kasi may binubud ka diyan na ginto. Kung meron kayong gold wire sa mga goldsmith, mas maganda ang gold wire doon i-wind sa dulo. Kaya nakita niyo mga katits yan, no? 1 meter yan, pero maiksi lang, na sa 1 inch lang ang makikita niyo na nahaba ng na ibudbud ko dyan. Pagkatapos, lagyan nyo of course ng electrical tape ang windings para covered siya, safety, at hindi siya mag itong matanggal sa ragged na paggagamit mo. Okay, so yan lang, and then practice ng practice lang. Dadaan kayo sa mga, yung practice nyo ay yung mga nakabaon na tubo
na luma na sa lupa, praktisan nyo rin ang mga nakabaon na matagal na ng mga septic tank, kasi parang chamber yan ng gold. At praktisan nyo rin ang mga atabay na luma na rin. At magbaon din kayo ng matagal ng mga bagay na precious sa inyong likod ng bahay. Matagal, ha? Hindi yung isang linggo lang. Matagal, mga isang buwan or tatlong buwan. Kalimutan nyo muna na may binaon kayo. At yun ang praktisan nyo. Dadaan-daan kayo doon at obserbahan nyo ang kilos ng inyong mga dowsing. Ang pagdadowsing at pagpractice nito ay hindi magkukuha sa isang araw lang. Ang pagmamaster niyan, kapag master ka na niyan, ay medyo matagal-tagal, medyo may katagalan. Sabihin natin 3 taon, 5 taon, 10 taon. Sa paggamit niyan ay marami ka nang maobserbahan sa iyong dowsing. Kaya tatawagin ka na master dowser. Okay, at ito, itatry natin ito sa, maglagay ako sa lamesa. So yan yung ating pag-wind. Lagyan natin muna yan ng tape, electrical tape, para hindi magalaw. Pero mas maganda diyan ay yung mga dulo niyan ay lagyan nyo ng itong glue or mighty band bago nyo at saka nyo i-tape, para naka-fix talaga siya diyan at hindi siya magagalaw. At dapat yung winding nyo sa bawat dowsing, kasi dalawa-dalawa yan, pareho ang haba ng yung magnetic wire, para pareho ang kanyang kuha ng signal. Okay, so ngayon, itry na natin yan dito sa mga suot ko na jewelries, kung mag-ikis ba ito. Siya nga pala, mayroong extra care ang pag-handle ng dowsing. Huwag niyong gaanong lakasan ang paghatak kapag nag-retract kayo, pag pinahaba niyo, pinaiksi. Huwag niyong masyadong hatakin ng malakas. Mapuputol yan. At yung mga joint niyan, para malambot ang hatak nyo, ay lagyan nyo ng kunting patak ng oil. Kahit cooking oil or baby oil ay pwede. Basta't malambot lang. Kasi nakapasok ako noon sa isang tunnel. Ang tunnel ay yung tubig pala doon na pumapatak ay parang glue. Tumitigas yung dowsing. Kaya hinatak ng kasama ko na putol. Kaya yan ang aking nakita sa dowsing, na kailangan talaga lagyan siya ng kunting oil. Okay, so dito, gamit ng mga jewelries ko ay tinitesting ko siya. At nandyan nga, iikis talaga yan kapag mayroong bagay na medyo mamahalin, kapag marami. Pero kapag gamunggo lang, kasing laki ng munggo, parang hindi yata mag-iikis yan. Kailangan marami-rami. Kailangan volume. Okay yan, iikis lang yan kasi ang lapit-lapit. Pero kapag ibaon mo yan sa lupa ng malalim, of course, mahirapan din ang dowsing. Kaya ang masasagip ng dowsing na signal ay yung mga malalaki. Katulad ng treasure bolt, yung simento na kwadrado na puno ng alahas. Okay, so approved. Mga katiyats, ngayon ay akin na ito i-impake. Gumawa ko ng special na lalagyan ito para hindi siya masisira. Kapag atin na isip, papunta sa inyo ang gamit ang LBC, fast cargo. I-LBC natin to, kaya kailangan ng matibay na package para hindi siya mayuyupi, hindi masisira. Kasi medyo malambot yung brass. So ito ay aking Christmas gift sa mapili ko sa raffle, at token na rin para hindi niyo ako makalimutan. At least meron kayong token. Ang ibig sabihin ng token ay yung parang meron tayong remembrance na
dahil sa channel ko ay napadalan ko kayo, at dahil sa inyo ay meron din akong mga followers. Okay, so hanggang sa muli mga katiets, good luck sa lahat. At para kayo makasali nga pala, of course, ulitin ko, doon kayo mag-subscribe muna sa aking channel na The Good News Daily TV. Manood din kayo, and then comment ng comment lamang para palagi kong makita ang inyong mga pangalan, ang mga pinakamaraming mga comments na matagal-tagal na nag-comment doon. Ay yun ang ating mga kandidato na ilagay natin sa raffle. At sa mga bago pa lamang, damihan lang ang comments para mapansin kayo mga katiets. At ang hindi mapalad na mapadala, of course, limitado lang ang mapadala natin kasi wala tayong budget ngayon. Ay next year, kapag tumaas ang subscribers at views ng aking mga channel, ay pwede tayong magpa-raffle every 3 months or kung mataas-taas, every 2 months raffle ng mga gagamitan sa treasure hunting. At kung aabot tayo halimbawa ng 500,000 subscribers, ay pwedeng metal detector, electronics gadget ang ating i-raffle every year. Okay, at supporting lang itong mga dowsing, pendulum at mga compass. Okay, hanggang sa muli. Paalam mga katiyats. God bless.